Sinuspende nila si Governor Hubay pagkatapos ng akbang ng Maisog. Kasi hindi sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung pwedeng, sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Hindi, kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya? Na sobrang walang hiya talaga? O tanga? Kung gusto nila na sila-sila lang, mare, sabihin na natin, oh, marami naman paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. Oh. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tas magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? That is also one reason kung bakit alam niyo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Andyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin may bigas dyan, andyan yung mukha mo sa kanya yan. Pera ng tao yan. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics, pa-picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot, ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yon, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganun. Kailangan, we have to go beyond that. Pero palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Meron din palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before, ngayon, maliit na lang. Oo. Oh. Hindi. Excuse me for my bibig ko. Ano lang yung expression lang yan? It's a frustration actually. That's why. Dapat matap. Ito lang talaga. Balik ako sa People's Initiative. Utuin mo yung mga tao. Kasi yung takbo pa ng... may Senate hearing man yun. Senator Aimee Marcos was there. And nakita talaga, may findings talaga na nangyari yun. Na niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema and you know the opportunity that you have being a head of state or president or you know like a couple of people who are in the highest places in government positions in government, ang dami mong pwedeng ayusin, but your unang-una mong priority is magpatagal lang ng wala pa ka magpakita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. E tingin nila,
yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali. Na parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king, and this lady will become the queen, and all of, you know, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Sira. Tingin nyo ba, normal yan? Kaya nga, either, makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo magdumaan ng election, or tanga ka. Ah, hindi ako ang nagsabi nun. O tapos ngayon, o siyempre pumalag yung kami, may mga ibang probinsya din. Yung si Governor Hubahib ng Davao del Norte. So, nagparali sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspende. Ano, actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Siguro, hindi nila alam siguro, tama ba, mali ba, tama ba. Pero, okay lang din. I-suspend nila ako, okay lang. Libre yun na bakason. Yung mga anak ko, mapasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, you know, rumors lang din naman yun. Sinuspend din nila si Governor Hubahib pagkatapos ng makbang ng maisog. Kasi, hindi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung pwedeng, sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Pumunta kami ng Bulacan. Ang hakbang ng maisog, nag-attempt sa Bulacan. Hindi natuloy, ang dami nilang exhibition, gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ang hakbang ng maisog, andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte. Nilagyan nila ng mga truck yung park kung saan dapat yung demonstration. So, bakit ganun ba kasupot talaga yung mga galawan ng itong mga to? Di na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. So, matotal, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganun. Kahit kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na will disagree with you. And hindi pumapasok sa utak nila. Tingin ko lang, masadong may insecurity itong administration na ito. Kasi kung, if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo, at sa mga ginagawa mo, at maayos ka naman, so, bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, no harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves.